morning po. Pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Live po tayo ngayon sa Life Shaper TV. Like and share po natin, mga kapatid, ang service natin, ang live stream natin ngayon para marami po makapakinig ng mensahe ng biyaya ng Panginoon. Praise God. Good morning, Kuya Edge Jiran Ranoco. Hallelujah. From Thailand. Pinagpalang araw sa iyo at kay Ate Ann. Praise the Lord. Like and share po. Pinagpala tayo ng Panginoon. Woo! Good morning sa ating partner, Pastor Butch Fernandez, the Pogi. Praise God. Watching right now. Like and share po natin. Then mag-comment po tayo para po nakikita na tayo ay nadyan. Praise God. Kuya Jay Ocampo, good morning. Purihin ng Panginoon. Mabuting mabuti po, Kuya Jay. Sa biyaya ng Lord, lagi po tayong mabuti. Praise God. Okay po ba sound natin dyan? Maliwanag po ba? Maganda po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Continuation ng ating tema ng series natin sa Ephesians chapter 6 po na po tayo. Wait lang po tayo mga ilang minuto habang ang iba pa natin mga kapatid ay ating inihintay na makapag-online. Pinagpala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Para sa inyo.
Good morning kay Kevin Algate. Pinagpalang araw, Ate Rosel Tan, Matulak, praise God. Pinagpalang araw din sa ating kaibigang Pastor Elpiljo Papa, Pastor ng Banal. Pinagpala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Ate Rosel. Ganda naman ang voice mo, Pastor. Hallelujah. Biyaya ng Diyos. Amen. Good morning, Elpiljo Papa. Good morning kay Ate Marie Rosario, pinagpala tayo, Lord. Kuya Lino Catalino, good morning. Kuya Tyrone, praise God. Hallelujah. Good morning kay Sharon Hugeta, pinagpala ng Diyos. Kay Mach, good morning. Okay, so ito po ang ating live streaming ngayong linggo. Wala po muna tayong face-to-face or on-site worship celebration sa church. Gawa ng tumataas po ang bilang ng nagpo-positibo sa COVID. So bilang pag-iingat po natin at sa mga kapatiran, bilang protection po sa atin lahat, wala po muna tayong on-site worship celebration. Live po muna tayo mula ngayong linggo at sa mga ilang linggo narating pa, obserbahan po natin. At salamat sa Panginoon dahil may paraan po para tayo magkasama-sama at magpuri sa Lord. So habang naghihintay pa po tayo ng iba nating mga kapatid na makapag-online, ay patuloy po na makakarinig muna tayo ng mga ilang papuring awitin sa Panginoon. Ano po? At after po ng isa pang awitin muli, ay
pwede po tayong makapag-aral na at dumako sa ating tema, continuation ng ating pong series doon sa ating pagtatalakay sa Ephesians, Book of Ephesians, at ngayon po ay nasa chapter 6 na tayo. Halos dulo na po tayo ng aklat ng Epeso. Napakasarap po ng ating pagtatalakay. Praise God. So, antabay lang po tayo. Like and share po para po marami pang mga kababayan, kakilala natin, kaibigan, ang makapakinig ng napakagandang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. So, manatili lang po tayo. Stay tuned po tayo at patuloy na samahan niyo ako sa pakikinig ng awitin. Papuri sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah.
pagpala tayo ng Lord. Good morning kay Tatay Tio Di Benson watching. Kay Pastor Louis Cuevas, good morning. Praise God. My brother Kennedy Cruz, good morning. Pinagpala tayo ni Lord. Hallelujah. Like and share po tayo. Pinagpala ng Diyos. Good morning. Praise God. Hallelujah. Good morning kay Kuya Gerald Baba. Praise God, pinagpala tayo ng Panginoon. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay na siya ay tapat at hindi nagbabago kahit kailan. Hindi po niya tayo pinababayaan. Kahit po dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon ngayon sa buong mundo, hindi lamang po Pilipinas ha. Bagamat ang Pilipinas ay hindi po magandang balita ngayon dahil of course tumataas ang bilang ng nagpo-positibo sa COVID. Pero ganun pa man, tayo pong lahat ay payapa at ligtas dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at matapat. Hindi po siya nagpapabaya sa atin at kahit kailan ay hindi niya tayo iniwanan. So muli po, ito po ang ating online na worship celebration po sa ngayon. Mula ngayong muna linggo ay wala po muna tayong on-site dahil sa pagtaas nga po ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID. Kaya po dito muna tayo, mga ilang linggo marahil, obserbahan po muna natin. At maging kami rin po, ang asawa ko ay nagpapagaling din dahil nagpositibo po siya. Pero ngayon po maganda na po ang kanyang kondisyon. At kami po rito ay okay naman po kami rito. At salamat po sa mga nagpapadala ng tulong sa amin. Suporta po rito sa aming sa bahay. Maraming salamat po. At syempre, hindi po pwedeng mahadlangan ng sitwasyon sa ating paligid. Ang pag-aaral at pagsasama-sama natin sa salita ng Lord na tayo mag-aral. At ito po yung pagkaing spiritual natin mga kapatid. So, gaya nga po ng ating
laging binabanggit. At tayo po bilang tao ay binubuho po tayo ng tatlong bahagi. Ito po yung mahalaga na maunawaan natin. Spirit, soul, and body. So, ang tunay na ikaw, darilyo, ang tunay na ikaw, ang totoong tayo po ay yung spirit. We are a spirit being, living with a soul, living in a body with a soul. So, tayo po ay spirit being na namumuhay sa katawan. Ito nakita natin ngayon. Pero ang totoong ikaw ay hindi itong katawan na to. Ang totoong ikaw, yung spirit. At meron tayong soul. Yung pong soul natin, ito yung ating will, emotion, and mind, will, and emotion. Yan po yung ating soul. So, kailangan nating pakainin ng ating kaluluwa ng mga salita ng Panginoon. Kasi po, although spiritually, we are all perfected, holy, righteous, and forgiven sa harapan ng Diyos as far as our spiritual life is concerned. We are justified by faith. Our righteousness is Christ Jesus. He died for us. He paid all our sins. We are 100% forgiven. All our sins from past, present, and futures are already forgiven. Pinatawad na tayo lahat. Spiritually, we are all worthy, acceptable in Christ Jesus. Dahil kay Jesus Cristo, sa harap pa nakamay tayo katagap-tagap. So, meron tayong soul, yung ating mind, will, and emotion. Ito po yung araw-araw na dapat mabago. At mababago po yan habang tayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesus Cristo. Habang napupuno ang isipan natin, ng ating mind, ng mga word of God, ng katotohanan, kung sino tayo kay Kristo, at iyo po ay magre-resulta ng ating pamumuhay. So, kaya nagkakaroon ng repentance. Pag sinabing repentance, change of mind. Nagbabago ang ating pananaw habang naunawaan natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At dahil doon, pag nagbago ang pananaw mo, ang prinsipyo sa buhay, dahil sa salita ng Lord, nalaman mo kung sino ka sa harapan ng Diyos sa kabagitan ng Jesus Cristo, yung bago mong identity that you are holy, perfected, righteous, acceptable, blessed, hallelujah, forgiven. Pag nalaman mo mga bagay na yan, mula doon sa katotohanan na yun, doon nanggagaling ang ating pamumuhay. So doon ngayon papasok yung ating mga gawa, yung ating kilos, yung ating emosyon, at doon ay nagiging maayos ang ating pamumuhay. Kaya mahalaga na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayong umaga, itutuloy natin ang ating tema, halos parang spiritual warfare po ito na sinasabi natin palagi. Pero ito po ay continuation ng series natin sa Ephesians chapter 6 na ating tinatalakay. At nakita po natin, ito pong Ephesians chapter 6 verse 13. Ito po yung gusto kong kuning susing talata muli para balikan po muli natin yung nakaraang pagtatalakay natin. Ang sabi ng Epeso 6:13, basahin ko po muna sa Tagalog, then sa King James Version. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. So, parang sinasabi, meron ka niyan, nasa iyo yan, gamitin mo lang. Ang problema, kung meron ka nga, hindi mo naman gagamitin. So, importante yun. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa King James Version, ito po ang sinasabi. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Yung kasuotang pandigma, the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Just to clarify, para po linawin lang sa atin, tayo pong mga mananampalataya ay nakikipaglaban pa rin. Bagamat ang katotohanan, sabi nga ng Bible, we are more than conquerors in Christ Jesus. Dahil po sa trabahong ginawa ni Jesus sa Kalbaryo, nung siya ay nag-alin ng kanyang buhay, dineklara po niya, sabi niya, it is finished. Meaning, tapos na po ang laban. Panalo na tayo. So lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ, ibinilang tayo na mga higit pa sa mananagumpay. More than conquerors. Panalo na, pero higit pa daw sa panalo. Dahil kay Jesus Christ. Ngayon, may binabanggit dito kinakailangang isuot yung ating mga baluti, armor of God, para manatili tayo nakatayo. So ano, ibig sabihin ba, panalo na pala, bakit may laban pa?
So ito po ang dapat nating linawin bilang mga mananampalataya. Ano po yung laban na tinutukoy dito? Gaya po last Sunday, may binanggit po akong ilustrasyon para po bigyan ito ng liwanag. Una-una po, halimbawa, ikaw ay nakikipaglaban o sabihin na natin, lumaro ka ng sugal. Nagtataya ka ng, bumalik ka sa sugal dahil may hinahangad kang makuha, kaya ka tumataya. Alam mo may malaki kang makukuha, okay? Then dahil may paghahangad ka na may makuha. Kaya tataya ka ng halagang kaya mong itaya para makuha mo yung hinahangad mo. Gusto mong manalo. Pero mangyayari, pag natalo ka, hindi mo na nakuha yung hinahangad mo, ang mangyayari pa, yung itinaya mo, nabaliwala. Yan po yung unang paglaban. Sugal po ang tawag dyan. Pero sa atin po, sa buhay mana ng parada, hindi po tayo susugal. Ano pong laban ang ginagawa natin? Ang sa atin po, lumalaban tayo, ipinaglalaban natin, hindi yung para may makuha tayo. Tayo bilang mana ng parada, ipinaglalaban natin kung anong meron tayo. Dahil nanalo si Jesus Cristo sa laban, lahat ng nanalo kay Jesus ay kasama sa tagumpay. At yung napagtagumpayan ni Jesus ay nasa sa iyo na yun. At ito yung mahalagang maunawaan natin sa aklat ng Epeso. Kaya po, hindi natin maintindihan din yung chapter 6 pag hindi natin naintindihan yung kabuuan ng buong aklat ng Epeso. Ano po yung sinasabing armor of God? Ito po ay tinutukoy ni Apostle Paul yung pong tinapos na gawa ni Jesus para sa atin. Ano po ba yung benepisyo o bunga ng tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang nasa sa atin ngayon? Ano po ba yung ipinaglaban ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na ibinigay niya ang kanyang buong buhay at nung siya ay matapos ang laban na sinabi niya, it is finished, at ikaw ay nanalig kay Jesus, ano ba yung pakinabang na yun na nakuha natin? At iyon po yung sinasabi. Kinakailangan tanggap natin at suot natin yun, taglay-taglay natin yun. Kasi bakit? Ang pag-aatake kasi ng kaaway sa ating buhay ay yung itanim sa isipan mo na ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Na ikaw ay walang kwentang tao. Na ikaw ay mahina. Na ikaw ay nagkakamali pa rin. Na ikaw ay hindi mananagumpay. Kabaliktaran sa katotohanan na nasa iyo na. At isa pong katotohanan na yan ay yung pagiging righteous natin sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Actually, napakarami ho sa Ephesians chapter 1, binanggit po dyan, ang sabi dyan, yung mga spiritual blessings na dapat natin manitindihan. Kasi ang chapter 1 hanggang chapter 3 ng Ephesians ay tumatalakay sa ating vertical relationship. Okay? Ibig sabihin, yung relasyon natin sa Diyos. Lahat ng mga bagay na naging problema natin sa harapan ng Diyos ay tinapos lahat ni Jesus Christ para sa atin. Perfected. Finished. Okay? Hindi natin kayang bumalik sa Ama kahit sa anong paraan gawin mo dahil wala tayong kakayahan. Sabi nga ng Epeso, we are all dead spiritually. So, pag sinabing patay, separated, wala kang kakayahang bumalik sa harapan ng Diyos. Kahit paanong gawin mo, hindi ka makakababalik kasi ang taas ng standard ng Diyos. But purihin ng Diyos, bakit? Siya mismo sa kanyang initiative, sa kanyang sovereign will, sa kanyang pagmamahal sa atin, sa panahong tayo ay malayo o malayo sa kanya, inabot tayo ng Panginoong Yesus. Wow! Ganon tayo kamahal ng Diyos. Siya nag-initiate, siya ang humakbang. Sa panahong ikaw ay malayo, dahil sa kasalanan, siya ang umabot sa atin. Na sinasabi niya, anak, kahit makasalanan ka, mahal kita. Tandaan niyo po yan. Kahit sino ka, ikaw ay mahal ng Diyos. Amen? At dahil dyan, pinatunayan niyan na siya mismo inalay niyang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Na kung mananalig ka sa kanya, ikaw ay kayang ibalik ni Jesus sa piling ng Ama. Yung pagkalayo mo, yung relasyon mo nasira sa Diyos, ibabalik niya at bibigyan kanya ng bagong pagkatao, bagong identity. Kaya sabi ng Bible, ang nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Okay? Kinukuha ko po yung background natin para makita natin bakit binanggit dito sa Ephesians chapter 6 verse 30 na put on the whole armor of God. So ngayon, nung ginawa ni Jesus yan para sa atin lahat, dahil sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang trabahong tinapos sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako dahil kay Jesus ay nakabalik sa Ama.
lahat ng requirements para ikaw ay makabalik sa Ama, ibinigay lahat, ginawa ni Jesus para sa iyo. Kaya ikaw ngayon ay naging karapat dapat sa harapan ng Ama. As far as our vertical relationship is concerned, wala na tayong problema. We are all accepted in the Beloved according to the Ephesians. Dahil kay Jesus, ikaw ay naging katanggap-tanggap sa Ama. Tayo ay naging righteous. Wow! Ang sabi ganito, blessed with every spiritual blessing sa verse 3. Pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Chosen to be holy and without blame. Sa harapan ng Diyos, you are holy and blameless. Wow! And predestined, itinalaga, pinili, adopted as sons. Ikaw ay kabilang sa anak ng Diyos. Dahil kay Jesus Christ, accepted in the Beloved, verse 6, redeemed through His blood according to the riches of His grace. Sa biyaya ng Diyos, ikaw ay iniligtas. Tayo ay iniligtas. Lahat ng nanampalataya ay nakaranas na ng tunay na kaligtasan kay Jesus Christ. Wala ka ng problema as far as our vertical relationship is concerned. Ngayon, ang problema na lang, okay, hindi ko masabi problema, ang gagawin mo na lang, kaya ka mag-iingat sa buhay mo sa lupa, may tinatawag tayong horizontal relationship. Ganyan naman yung tinalakay ni Apostle Paul sa chapter 4 hanggang chapter 6, sa mga unang talata ng chapter 6. Kaya po mahalaga na namumuhay pa rin tayo ng matiwid, kasi bakit? Ang naapektuhan po ng buhay natin kapag hindi maganda, hindi po yung vertical relationship mo. Ang naapektuhan, yung iyong horizontal relationship. Halimbawa, sa batas natin, sa buhay natin dito, lumabag ka sa batas na one way lang, simpleng one way lang. Of course, mananatili kang anak ng Diyos, accepted in the Beloved, you are blessed, you are saved, may eternal life ka, hindi magbabago yun, you are holy and perfected forever, hindi magbabago yun. Pero sa batas natin dito, dahil one way yan, pag nahuli ka ng pulis, dapat kang tikitan. Simple example lang yan. Simple illustration lang po yan. Iyan po yung itatag na horizontal relationship. Ang naapektan po natin, yung ating kapaligiran, even ang awang, ang ating sariling buhay, physical, yung ating mahal sa buhay, asawa mo, pag hindi ka naging tapat sa asawa mo, of course, sa harapan ng Diyos, hindi magbabago ang pagtingin ng Diyos sa iyo dahil kay Jesus Christ. Pero ang pagtingin ng asawa mo sa iyo at ikaw, magbabago. Mag-aaway kayo, sigurado. That's our horizontal relationship. Iyan ang concern natin ngayon, kaya lahat ng mananampalataya ay nabubuhay ng matuwid dahil kay Jesus Christ. Ngayon, bigla sabi, put on the whole armor. Kasi habang narito ka sa lupa, pwede mong hindi ma-enjoy ang pagiging Kristiyano mo, ang pagiging mananampalataya mo, ang pagiging ligtas mo, ang pagiging banal mo. Kasi bakit? Kadalasan aatakihin tayo ng kaaway. At dapat yung pagiging ikaw, tumayo ka ron. Hindi ka lalaban para maging banal. Ikaw ay lumalaban bilang isang banal. Wow! Hallelujah! Amen! Tagumpay ka na kasi. Kailangan maintindihan mo ang identity mo. Hindi pwedeng tanggapin mo ang katotohanan na sasabihin siya ng Diablo pag nagkamali ka, sasabihin ng kaaway sa'yo, hindi ka karapat dapat kasi nagkamali ka na naman. No! Atake ng kaaway. Hindi ho totoo yun. Ikaw ay karapat dapat sa harapan ng Diyos. Nagkamali ka lang, pero it doesn't mean na hindi ka na karapat dapat. Yung mga pagkakamaling yan ay bahagi na pero may maapektuhan tayong horizontal. Pero as far as vertical, wala kang maapektuhan. Okay? Good morning kay Mami Susan. Good morning po sa bawat isa na nakasubaybay ngayon. Kay Ate Emelina Paruhinog, pinagpala ng Lord. Kay Pastor Herbin Buelo, praise God. Ate Annalyn, pinagpala po tayo lahat ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat. Like and share lamang po tayo. Okay? Given an inheritance. So, iyan po yung mga mahalagang dapat natin tandaan sa ating buhay bilang mananampalataya. So, ngayon, lumalaban tayo para ipaglaban kung anong meron tayo, hindi para magkaroon tayo. Tagumpay ka na. At kadalasan, diyan ka lang atakihin ng kaaway kasi para hindi mo ma-enjoy yung buhay Kristiyano mo. Upang hindi mo ma-enjoy yung pagiging anak mo ng Diyos. Upang hindi mo ma-enjoy yung pagiging holy mo. Upang i-condemn ka ni Satanas. Na laging gagawin ng Diablo yan, i-condemn ka, kukundinahin ka, hahatulang ka, which is wrong. Hindi dapat mangyari. Dahil no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Ano pa mga atake? Pag nagkaroon ng problema, kakulang ang financial, atakein ka ng kaaway, ano sabihin ng kaaway sa'yo? Kala ko ba anak ka ng Diyos? Ba't ka nagkukulang? Ba't ka kinakapos? No! Hindi ho totoo yun. Ang tunay na anak ng Diyos,
kakapusin ka man, pero laging may provision ang ating Diyos na buhay. Naalala nyo, si Jesus Christ, siya tinukso ng kaaway, ano unang inatake sa kanya ng kaaway? Yung pagiging anak niya. Kung tunay kang anak ng Diyos, sabi kay Christ Jesus, sabi sa ating Panginoon sa Kristo, nung siya nag-ayuno, Matthew chapter 4, di ba? Nung siya nag-ayuno, nung siya nagugutom na, kailang umatake kaaway, panahong gutom siya, panahong physically mahina na siya. Ano sabi ng kaaway sa kanya? Oh, o tagak-anak ka ng Diyos, gayon mo ngang tinapay ang batong ito. Kine-question ang pagiging anak. At ang kaaway, ganyan ang gagawin sa atin. So ano sabi ng Bible? Ano sabi ni Apostle Paul? Yung kanyang paalala. Sabi niya rito, put on. Sabi na sa King James, wherefore, take unto you the whole armor of God. Whole armor of God. That ye may be able to withstand. Sabi ganun, take unto you. Ibig sabihin, gamitin natin. Nasa sa'yo yan eh. Problema, pag hindi natin alam na meron tayong baluti na ibinigay ang Panginoon, hindi mo magagamit. Okay? Meron namang iba, alam, pero hindi alam paano gamitin. So, that very important po yan. Sa labanan, mahalaga, of course, una, kilala mo kung sino kalaban mo. Alam mo ang diskarte ng kaaway. So, ano laging diskarte ng kaaway? Ang laging diskarte ni Satanas sa buhay mo ay kundinahin ka. Sa isipan ang labanan, kapatid, tandaan natin yan. Isipan at bababa sa emosyon. At pag bumaba sa emosyon, gagawa ka na. Kung ano tanggapin sa isipan mo, magiging emotional ka, magre-react ka, pamumuhay ka, ayon doon sa tinanggap mong kasinungalingan ng kaaway. So ano sandata ng Diablo? Isa lang sandata ng Satanas, kasinungalingan. Okay? Kabaliktaran sa katotohanan kung sino ka. Kukundinahin ka. Iko-condemn ka. Kaya huwag kang papayag. Kaya ito yung mga sandatang ibinigay sa atin na dapat natin tandaan na binanggit dito. Okay? Ano po yun? Anin po yung binanggit? Una, belt of truth. Katotohanan. Belt of truth. Saan ba nilalagay yung belt? Di ba sa bewang? Sinturon ng katotohanan. Yung iyong spinal, kumbaga physically, makakatayo ka yung sa spinal mong yan. Pag yan nasira, hindi ka na makakatayo. Gapang ka na. Bagsak ka. So ano sabi ng Biblia? Belt of truth, ang sabi ni Apostle Paul. Dapat yung katotohanan, lagi mong daladala. Ngayon, hindi mo pwedeng makuha ang katotohanan kung hindi ka lagi nagbabasa ng Bible. That's why very important to read your Bible daily. Huwag kang magbasa ng Biblia dahil lamang narinig mo at binasa sa church every Sunday o pag may live stream. No. Every day, basahin natin ang Biblia. Ulitin ko po, hindi ka magbabasa ng Biblia para maging karapat dapat ka sa harapan ng Diyos, ha? Para pagpalain ka. Maling pananaw po yan. Hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Kaya ka magbabasa ng Biblia para malaman mo ang lahat ng katotohanan. Una, patungkol sa Diyos. Katotohanan kung sino ang Diyos. At pangalawa, katotohanan sa mga ginawa ni Kristo para sa iyo. At katotohanan kung sino ka na kay Kristo. That is very important. Kasi bakit? Yan ang aatakihin ng kaaway sa iyo. Yung katotohanan, babaluktutin ni Satanas. Hindi mo malalaman yung mga katotohanan ng identity mo kay Christ. Hindi mo malalaman yung mga katotohanan ng benepisyo ng tinapos na gawa ni Yesu Kristo para sa iyo. Hindi mo malalaman ang katotohanan kung sino ang tunay na buhay na Diyos. Kung ikaw ay laging nakatutok lamang sa TV, sa cellphone, sa FB, hindi ho. Mga pocketbook, hindi. Magbasa ka ng Biblia. Amen? Kaya sabi, belt of truth. Isuot mo yan. Para pag umatake ng kasinungalingan ng ang Diablo, hindi ka maatake. Dahil alam mo ang katotohanan. You will know the truth. And the truth will set you free according to John chapter 8. Okay? Lahat ng disipulo ni Lord ay nag-enjoy na alamin ang lahat ng katotohanan. Again, may kilala kong istorya na bumili ng nakatanggap siya ng mana sa kanyang mga magulang na namatay. Hindi niya binasa ang nilalaman nung kanyang minana, nung kontrata. Kaya hindi niya na-enjoy ang lahat ng nakalagay doon. Sa atin po ay ganun. Bilang anak ng Diyos, kinakailangan mo, alam mo ang nilalaman ng lahat ng tinapos na gawa ni Yesu Kristo. Wow! At habang nalalaman mo ang lahat ng katotohanan ng kontrata kasama doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Yesu Kristo, yun yung mga katotohanan, hindi mo mababaliwala yun. At hindi ka kayang atakihin ni Satanas sa bagay na yan. Dahil alam mo yung truth.
Kaya lagi tayo magbasa ng Biblia. Lumalim tayo sa salita ng Lord. Ano pa sabi? Breastplate of righteousness. Righteousness, ano yung breastplate? Ito ang pinoproteksyonan niyan. But before that, gusto kong iklaro sa atin, tignan natin muna yung talata. Sa verse 12, okay? Gusto kong intindihin po natin. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. We need to understand who is our enemies. Ulitin ko ho. Ang kalaban natin ay mga principalities, powers, and rulers of the darkness of this world. Mga spirit being po yan. Ibig sabihin, gusto kong maintindihan mo, hindi mo kaaway ang kapatiran mo. Hindi ho tayo ang magkakalaban. Hindi yung kapwa pastor mo. Hindi yung kapwa kristyano o hindi man kapwa kristyano. Kapwa tao, kababayan, kapitbahay. Hindi po natin kaaway yan. Ang kalaban natin ay mga spirit being, mga principalities. Sila po yung nasa likod ng mga bagay-bagay na nangyayari para galitin ka at i-discourage ka. So ngayon, we need to understand that, okay? And also, our armor. Ano ba yung mga armor tinutukoy natin kanina pa? Una, yung belt of truth. Dapat alam mo ang katotohanan, mamuhay sa katotohanan, lumalim sa katotohanan. Let your heart and mind, okay, be filled, richly filled by the Word of God. Mapuspos tayo ng salita ng Panginoon. Puno ng salita ni Lord. Okay? Ano pa? Breastplate of righteousness. Katuwiran. Itong dibdib meaning yung heart, yung emotion. Aatakihin ka ng kaaway doon sa katotohanan na ikaw ay righteous na, aalisin ng kaaway yan. Tandaan natin, righteousness na natanggap mo, ang righteousness na nasa iyo is a gift from God. You are the righteousness of God in Christ Jesus, according sa Corinthians. We are those who believe in Christ. The Bible says, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ikaw mismo yung katuwiran ng Diyos kay Kristo. And Christ is our righteousness. And righteousness is a gift. Ikaw ay matuwid, lahat ng nanalig kay Kristo ay matuwid sa harapan ng Ama dahil kay Jesus Christ. Okay? Kaya hindi ka pwedeng atakihin ni Satanas kasi ang totoo, you are righteous. You are a righteous man in Christ Jesus. Maaring magkamali ka, but you will still remain righteous because your righteousness is not fruit or bunga, hindi to resulta ng gawa mo. Ito ay regalo na natanggap mo kay Kristo. Kaya kung ito natanggap mo dahil bilang regalo, hindi ito mawala dahil sa gagawin mo. Wala ho yun. Ulitin ko, ang resulta na lamang ng pwede mong, ng mga magagawa mong mali dito ay yung resultang epekto sa iyong horizontal relationship. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ka na maapektuhan yan. Dahil si Kristo ang gumawa niyan para sa'yo. So, you are righteous, perfected forever. The Bible says, perfected forever in Christ Jesus. Hallelujah! At yan ay dahil kay Jesus Christ. Kaya huwag kang papa-atake sa emosyon mo na pag kayo nagkamali, bubulungan ka ng kawa. Ayan, kala ko ba righteous ka? Eh, nagkamali ka na naman. Di hanggang sa magiging emotional ka na. Hanggang sa ano mangyayari, may hiya ka lumapit sa Diyos. No, hindi totoo yan. Tandaan mo, hindi na nabibigla ang Diyos kapag ikay magkakamali. Alam niya magkakamali ka. Kaya nga, binayaran niya na ang lahat ng kasalanan mo. Imagine mo, ito lang, simpleng kaisipan lang, pandagdag isipan. Kailan ba namatay si Jesus para siya na binayaran ng kasalanan mo? Wala ka pa. Hindi ka pa pinapanganak. Namatay na si Jesus para sa'yo. Past yun. Lahat ng kasalanan po natin, past, present, and even your future sins are already forgiven. At hindi po, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi po hulugan o parang pakonti-konti, hindi. At kapag nagsisi ka, saka kalapatan pa rin, no. You are forgiven 100%.
Okay? Kasama na yung future sins natin. Kaya sa harapan ng Diyos, you are eternally righteous, holy. Then, shoes, readiness of the gospel of grace. Readiness of the gospel of peace. Sorry, gospel of peace. Ang daladala po natin ay hindi po pakikipag-away. Ang daladala mong mensahe everyday ay mensahe ng kapayapaan galing sa Diyos. Peacemaker po tayo. Walang lugar sa atin ang pakikipag-away. Maaring atakihin ka, debatihin ka, o ikaw ay tayo ay maaring pwede ka tayong i-persecute, pero ikaw ay mananatiling mahinahon at puno ng pagmamahal dahil ang pag-ibig na nasa sayo ay ang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. So ready ka lagi, ibahagi ang biyaya, ang mabuting mensahe ng kapayapaan, ng biyaya ng Diyos na natanggap natin para sa iba pang mga tao. Pipigilan ka ng kaaway. Papaguling ka, sasabihin siya, huwag ka na mag-share. Okay na, litas ka na naman, no. Sa lahat po na nakatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Kristo, hindi po yan mananahimik na siya lang ang nakatanggap. Laging excited dyan na ibahagi ito sa ibang tao, na sasabihin niya sa mga tao, ikaw ay mahal ng Diyos. Again, para linawin ko po, hindi ka lalapit sa kanila para atakihin ng kanyang relihiyon. Hindi ka lalapit para atakihin ang kanyang paniniwala. Lalapit po tayo sa mga tao upang ibahagi sa kanila na sabihin sila ay mahal ng Diyos. Malaman nila yung totoong Diyos na tinuturo ng Biblia at hindi po yung Diyos na tinuturo ng relihiyon. Iba po yun. Ang tunay na Diyos na tinuturo ng Biblia ay Diyos na mapagmahal. Diyos na nag-ari ng buhay para sa atin lahat. Sasabihin mo lang yun sa tao. Alam mo ba na ikaw ay mahal ng Diyos? Hindi ka pa pinapanganak na matay na si Jesus para sa iyo dahil ikaw ay mahal niya. Hallelujah! No? Wala ang gagawin ngayon kundi maniwala ka lang kay Jesus. Sa kanya tinapos na krus ng Kalbaryo. Iyan lamang ang mensahe natin. Dapat lagi kang handa. Hindi pwedeng maniwala ka sa udyok at sasabihin ni Satanas, hindi ka karapat-dapat na takapagdala ng mabuting balita. No, lahat po tayo, lahat ng nanalig kay Jesus Christ ay karapat-dapat na magdala ng mabuting balita ng mensahe ng biyaya at kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Praise God. So, good morning kay Brother Maliwat Magaling Philbert. Okay, good morning po sa bawat isa na sumusubaybay po sa atin. Hallelujah. So, salamat sa pananatili na nakikinig kay Kuya Ray, Pastor Herbin, Brother Jiran. Praise God. So, susunod po natin yung pang-apat, pang-lima at pang-anim. Bago po yan, makinig po muna tayo ng isang awitin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Communicate with all I am for you.
I believe Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, praise God. So talagang napakaganda ng awitin. Kaya nga ang sabi ron, Jesus, I believe. No? Basta ang buhay Kristiyano ay patukol lamang to sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pag-ibig sa atin. At ito ay natanggap natin sa pananampalataya lamang. By just believing. Only believe. At nung tayo ay manampalataya, nakaptan po natin na lahat ng benepisyo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi mo na kinakailangan paghirapan, nasa sa'yo na yan. Binigay na ni Lord lahat sa atin. I-enjoy na lang natin. Hallelujah. So ngayon dako tayo sa susunod na baluti, no? Babasahin ko lang po yung mga talatang ito sa Biblia na makapagbibigay pa ng liwanag sa atin. Sabagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, Tagalog po ito, ha, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiras sa libutan ito, ang ubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Kaya gamitin natin ito kasi ang kaaway, mga principalities, spiritual forces in the high places. Ang sabi na ng aklat ng unang Pedro, para itong mga diablong o leyong umaatungal na naghaharap lamang ng masisila. So kaya tumatiming lang yan na didiskarte sa atin. So kailangan niya pwede matimingan sa panahong may pinagdadaanan ka sa buhay. Maaring may problema ang pinansyal, may problema kayong may nagawa kang pagkakamali, o yung mga ganang sitwasyon, doon po umaatake ang nagawa ng kaaway. Kasi alam niya, talo na siya. Wala siyang gagawin ngayon kundi i-discourage niya lang. Okay? Baliin yung paniniwala mo. Kaya dapat matatag tayo sa katotohanan. Kaya sabi, isuot ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakalabang kayo kapag dumating ang masamang araw, sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ay labanan ng labanan ay matatag pa rin kayo, nakatayo. Masaya pa rin, masigla pa rin, enjoy pa rin ang Christian life kasi hindi ka nakukundina. Kaya ang sabi, verse 14, kahit maging handa kayo, ibikis ninyo ang baywang na sinturon ng katotohanan. Kanina, baluti ng katuwiran. Okay? Sinturon ng katotohanan, belt of truth. Then, breastplate of righteousness, yung sa dibdib naman, yung katuwiran natin, we are righteous. Then, isuot ninyo ang sandali sa pagiging handa sa pangaral ng magandang balita, yung shoes ready to preach the gospel of peace. Yung salvation ay handa natin i-share sa mga tao. Okay? Good morning kay Ate Weng Aldaka. Praise God. Hallelujah. So, ano pang sabi?
Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagiliyab na palaso ng kaaway. Hallelujah. Shield of faith. Nasa atin yan. Kinakailangan, gamitin mo. Kasi lahat ng atake ng kaaway, para daw palaso yan na nagliliyab. Parang pana, aatakihin ka, titirahin ka. Kailan? Sa panahong may problema ka. Sa panahong may sakit ka, sa panahong may kakulangan kang pinansyal, sa panahong dumadaan ka sa mga bagyo sa buhay, o maaaring may nagawa kang pagkakamali, bilang nga atake ang kaaway. So ano mangyayari? Kinakailangan yung shield of faith. Manatiling matatag ang iyong pananampalataya. Huwag matitinag ang faith mo. Tandaan natin, ang pananampalataya na katayo kay Kristo ay matatag. Kaya naalala niyo, yung nagtayo ng bahay, di ba may nagtayo ng dalawang bahay? Yung isa nagtayo sa batuhan, yung isa nagtayo sa buhanginan. Pareho naman silang dumanas ng bagyo. Lahat po, pare-parehong dadanas ng malakas na bagyo. Kaso, yung isa na natiling nakatayo, yung isa bumagsak. Kasi bakit? Yung isa nakatayo sa buhanginan. Ano yun? Yung kanyang tinayuan, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang performance, yung kanyang kakayahan o religious na gawain, doon siya tumayo. Pagbuhanginan, madaling babagsak sa bagyo yan. Ano naman yung batuhan, yung nanatili nakatayo? Nakatayo siya kay Jesus Christ, yung mga pangako ni Lord ang kanyang pinangahawakan. Hindi ka mananatiling matatag na pinangahawakan mo, magaling ka, matalino ka, malakas ka. No! Wala tayong kakayahan. Kaya nga dumating si Christ para siya ang magiging kakayahan natin. Siya yung kalakasan natin. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya dapat nakatayo ka kay Kristo. Paano mamasabing nakatayo ka ngayon kay Kristo? Yung pananampalataya mo na kay Lord lang. Nananampalataya ka sa lahat ng mga pangako ng Panginoon. Pinangahawakan mo yung lahat ng salita ni Lord. Okay? Obedience of faith. Sumusunod ka ngayon kay Lord dahil nananampalataya ka. Hindi dahil sa ito ay batas na pag di mo sinunod, parurusahan ka ng Ama, magagalit sa iyo ang Diyos, parurusahan ka, hindi ka magpapalain. No! Kaya ka sumusunod dahil nananampalataya ka, siya lamang ang iyong katatagan, kalakasan. Yung kanyang mga salita dapat mong binabasa at inaaral araw-araw. Iyan yung tatayuan natin, mga pangako ng Panginoon. Iyan yung ating pananampalataya kay Jesus. Amen! Hallelujah! Kaya lagi kong binabanggit, take time to read your Bible and meditate on it day and night. Take your time. Take time. Give time. Na mapagbunibulay-bulay mo ang salita ng Panginoon. Kasi ito yung salita ng Panginoon na panghahawakan mo, malalaman mo lahat ng benepisyo na meron ka pala kay Kristo. Kaya dapat lumawak tayo sa pagkaunawa rito. Kaya sabi yan, isuot ninyo lagi. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng Diablo. Okay? Pananampalataya. Hindi po yung mga bagay sa mundong ito. Tatandaan po natin yan. Kaya dumaan ka man sa panahon, nagka-problema ka, nagkulang ka pinansyal, nakagawa ka ng hindi maganda, nagka-problema ka sa relationship nyo, huwag ka magpa-apekto. Manampalataya ka pa rin. Hawakan mo pangako ng Diyos. Siya ang magpo-provide ng lahat ng mga pangailangan mo. Siya nangako, ang sabi niya, I will never leave you or forsake you. Amen? Kahit kailan, hindi nagkukulang ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yes! Amen! Amen! Yes! Amen! Napakabuti ng Diyos natin. Ano pa sabi niyan? Lagi ninyong gawin pananggang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng Diablo. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Helmet ng kaligtasan. So ano ba pinoproteksyon na ng helmet? Yung ating isipan, ulo, utak, meaning mind. Ito lagi ko sinasabi ho. Kadalasan, ang labanan, ang gera nangyayari sa isipan. Sa isipan. Diyan ka aatakihin ni Satan. Diba? Pasinin natin sandali. Yung panahon na inatake ng Diablo ang ating Panginoon sa Kristo. Kung inyong nabasa na sa aklat ng Mateo chapter 4, lahat dito inatake sa isipan.
ang sabi sa chapter 4 verse 1, pagkatapos siya sinidala ng Espiritu sa ilang upang tuksin ng Diablo, siya nag-ayun na sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kahit siya'y nagutom, panahong gutom siya, dumating ang Diablo at sinabi sa niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gayon mo ngang tinapay ang batong ito. Talaga, totoo bang anak ka ng Diyos? Totoo naman. Pero ano sabi, pag sabi nga, kung kayo anak ng Diyos, gayon mo ngang tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. So, kinwestiyon yung pagiging anak, kung anak ka ng Diyos, edi kaya mong gawing tinapay ang batong ito. Pangunahan mo siya. Ikaw na humakbang. Pero hindi. Hindi siya humahawak at tahakbang dahil kaya niyang gawin yun. Hindi. Kundi ano pinangahawakan niya? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa kanya. Hindi yung material na bagay. Yung material na bagay ay bunga na lamang na magandang bunga ng pananampalataya mo sa espiritual na paniniwala mo sa salita ng Diyos. Iyan ang magpo-provide sa iyo ng mga bagay na kailangan mo sa araw-araw. Kaya the promises of God, yung mga pangako ng Lord, pangahawakan mo, yun yung salita ng Panginoon. Kaya, helmet of salvation. Aatakihin ka, minsan pagdududahin ka pa ng kaaway sa kaligtasan na tanggap mo kay Kristo. Na para bagang tubare, pagka ikay nagkamali, nakagawa ng hindi maganda, nagkulang ka, let's sabi natin nagkulang ka, ang bulong agad ng kaaway sa isipan mo, hindi ka karapat dapat eh. Sablay ka. Hindi ka maliligtas niyan. Hindi ka perfecto eh. Nakagawa ka naman ng mali eh. So kung hindi malalim ang pagkaunawa natin sa salvation na natanggap natin, at hindi malalim ang pagkaunawa mo sa pangako ng Panginoon sa iyo, aatakin ka ng kaaway rito. Kaya ano mangyayari? Tatanggapin mo na ganun? Kapag tinanggap mo, anong resulta? Manghihina ka na at ikaw mismo ang lalayo sa harapan ng ating Panginoon. Naalala niyo yung prodigal son? Naniwala siya, pinaniwala niya ang sarili niya na mas mahalaga yung material na kamamanahin niya kesa naroon siya sa piling ng kanyang ama. Kaya anong ginawa niya? Hiningi niya yung mana niya, umalis siya. Kailan siya naghirap? Nung siya'y umalis sa piling ng ama. Kahit may pera siya, yung pera niya, anumang yaman meron siya, nauubos po yan. Nauubos yan. Pero kahit kailan ng ama, mananatiling kapiling mo, hindi ka pababayaan. Kaya anong nangyari? Nung bumalik yung prodigal son, itinakwil ba siya ng ama? Hindi. Hindi nagbago ang pagiging anak. Nanatili ang pagiging anak. Ano lang ang nabago? Yung pamumuhay. Nung siya ay umalis sa willing ng ama, namuhay siya ng gusto niyang buhay na sa sarili niya, napahamak siya. Hindi niya na-enjoy yung masarap ng buhay sa piling ng ama. Pero sa panahong yun, according sa mga Bible scholar, mula nung umalis itong prodigal son, hindi siya kinalimutan ng ama. Araw-araw hinahanap siya. Kaya nung panahong bumalik yung anak, sa labas sila nakita ng ama. Panahong pauwi pa lang yung ama dahil hinahanap pa rin niya yung anak, eh nagkasalubong sila sa labas. Kaya nung magkita, niyakap ka agad ng ama yung anak. Hindi pa nakakapaghingi ng sorry. Niyakap agad ng ama at sinabi, ipagpiesta natin, bumalik yung aking anak na nawala. Ganun po kabuti ang Diyos. Huwag kang magpa-apekto dahil lamang sa material na bagay o sa mga bagay sa mundong ito. Yan ang pang-aatake sa'yo ng kaaway. Bubulungan ka, ayan, wala ka na nito, wala ka ng ganyan, pinabaya ka na ng Diyos. No, that is not true. Iyan ay isang malaking kasinungaling ng kaaway na itinatake sa ating isipan. Kailangan maliwanag ang pagkaalam mo sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang sabi diyan, balik tayo sa Ephesians chapter 6. Okay. Verse 18, kung hindi nakakamali. Verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hallelujah. The word of God, which is the helmet of salvation. Okay? Sorry po. Ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tatak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? Sa English, ang ginamit dyan ay sword of spirit. So una, helmet of salvation. Kailangan maliwanag ang ating kaisipan, pag-unawa at malalim
sa mga salita ni Lord. Then, sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito yung gagamitin natin. Kaya baka, it is written. It is God's promise. Huwag kang maniniwala sa mga prinsipyo na nanggagaling sa mundong ito. Mga kasabihan, mga pamahiin. Maniwala ka sa it is written. Ito ang sinabi ni Lord. Ito ang salita ng Panginoon. Kaya nung tinukso ang ating Panginoong Kristo, lagi niya binabanggit, nasusulat. Ito'y nakasulat. Ito ang sabi ng Ama. At ito pinangahawakan ko. Amen? And of course, sa dulo, ang sabi diyan, gawin natin ang lahat ng yan. Sa verse 19, ipanalangin din ninyo ako, patuloy, lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ang lahat ng ito, verse 18, ang lahat ng ito gawin ninyo na may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, laging maging handa at patuloy na manalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pray always. Sa pananalangin, malaki ang nagagawa nito sa atake ng kaaway. Okay? Kasi pag ikay lagi nagpe-pray, simple-simple lang, lagi kang nakikipag-usap sa ating Ama. At habang ikaw ay nakikipag-usap sa ating Ama sa langit, at siya ay nakikipag-usap sa iyo by reading His Word, then pinapaalala sa iyo ng Panginoon yung mga pangako niya sa iyo. At nararamdaman mo yung mga yakap ng Ama. At habang lalo ka nagiging conscious kung sino ka kay Kristo at kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa'yo, kaya ano man mga atake ng kaaway, mananatili ka nakatayo dahil pinangahawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. Okay? So, we are more than conquerors in Christ. Gaya ang sinasabi natin, we're fighting not for victory but from victory. Stand on your ground. We are on victory ground. Stand. Manatili kang nakatayo sa tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo. Hindi ka talunan, hindi ka walang kwenta, hindi totoong mahina ka, hindi totoong sablay ka. Ang totoo, you are more than conquerors in Christ Jesus. Kay Jesu Kristo, tayo pong lahat ay higit pa sa mga mananagumpay. Kaya bawat araw ng ating buhay, lagi mong tandaan, mamuhay ka bilang mananagumpay. Hindi lalamya-lamya, ha? Tagumpay ka kay Kristo. Amen! Panalo ka na dahil kay Jesus Christ. Manatiling nakatayo at i-enjoy mo ang buhay sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Makinig po muli tayo na isa pang awitin. Yeah.
Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na si Lord ang ating kalakasan. Sabi ng awitin, you are my strength. Hallelujah. So okay, at napakabilis po ng oras. Sa ayo ko man po sa gusto ay talagang kinakailangan tayo mag-hiwa-hiwalay ngayong araw na ito muna sa ating live stream dahil umabot na po tayo sa ating pinakahuling minuto ng ating live stream. At salamat po sa lahat ng nanatiling naka-tune in sa atin at nakinig ng mensahe. Salamat kay Ate Tita Lynn, praise God. Si Sharon Catalino, Mary Grace Marasigan, praise God. Of course, kay Ate Annalyn Trinidad, Ray Elipe, Ellen Cruz, maraming salamat. Gerardo Baba, praise God. Wilma, Sister Wilma, Brother Salinas Ryan, praise God. Salamat sa Panginoon sa inyong pagsubaybay. Brother Roland Aquino, purihin ng Panginoon, watching, thank you. Mona Lisa, Ate Wing, Gerald Baba, Ray, yan, praise the Lord. Helbin, Pastor Helbin Belo, Demetrio Pahati, salamat po. At sa iba pa, napakarami po, napakaraming Jason Angolyan. Jason Angolyan, salamat sa iyo. Praise God. Salamat po sa lahat ng sumabay-bay. At of course, sa lahat po ng nais magbigay ng mga pledge and offering sa CLC, Life Shaper. Ipopost na lang po natin ang ating GCash dahil bagamat tayo po ay nasa live stream, pwede po tayong magpadala ng pledge or offering natin para po sa ating iglesia na magpatuloy-tuloy po tayo. Ano po, ipopost na lang po yung ating GCash number sa ating CLC family group chat and para po alam natin kung saan tayo magpadala. Maraming salamat kay Pastor Butch, nandiyan pa rin po siya. Kay Ate Rubel, salamat, talagang sumabay-bay po si Ate Rubel sa atin, miss you Ate Rubel. At si yan, praise God, maraming salamat po. So sa mga darating na araw ay magta-try din po ako na mag-live sa ating pong programa sa Super Rich God, yung pong ating si Jesus lamang. At meron pa po tayo iba pang segment, yung katulad ng Usapang Grasya sa Jesus ang Bida. Yan po, partner po kami dyan ng ating Pastor Butch Fernandez. Okay, so maraming salamat po at patuloy po natin tatandaan ang Diyos po natin ay napakabuting Diyos. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo pinagkukulang. Siya po ay laging nadiyan na nagmamahal sa atin, na lagi tayong pinoproteksyonan, laging sapat ang biyaya sa atin sa bawat araw, at wala na po tayong gagawin everyday just to enjoy His love and grace. Ano po, saan man tayo naroon, His protection is always with us. He is so lovely. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. So enjoy our life under the grace of God. And always remember, tayo po lahat, we are all highly favored, deeply loved, and we are all greatly blessed in Christ Jesus. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa iba pang mga segment natin sa buong isang linggo ito. Purihin ang Panginoon. Thank you very much po.